Ikawalo ng Oktubre, Martes, ng 27th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa kanilang paglalakbay, pumasok si Jesus sa isang nayon at pinatuloy siya ng isang babaeng nagngangalang Martha. May kapatid siyang babae na tinatawag na Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Abalang-abala naman si Martha sa mga pagsisilbi kaya lumapit siya at sinabi, "Panginoon, hindi mo ba napapansing pinabayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa? Pakisabi mo naman sa kanya na tulungan ako." Sumagot sa kanya ang Panginoon, "Martha, Martha, abala ka't balisa sa maraming bagay. Isa lang naman ang kailangan. Pinili nga ni Maria ang mainam na bahagi na hindi kukunin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Panginoon, hindi mo ba napapansing pinabayaan ako ng aking kapatid na babae na magsilbing mag-isa?" Para sa mga Hudyo, ang pagtanggap at pag-aasikaso ay hindi lamang sa mga kakilala, kundi para na rin sa mga dayuhan bilang pagpapahalaga sa buhay ng mga taong naglalakbay. Isa itong obligasyong legal at kabutihan ng puso. Sa ganitong pananaw, tila ligaw at hindi tama ang tugon ni Maria samantalang naiwang nag-iisa sa paghahanda si Martha. Ganito nga ang umiikot sa pag-iisip ng huli. Nahayag ito ng maglakas loob siyang magreklamo kay Jesus sa tonong may katiyakan ang pagsang-ayon nito sa kanya. Pero pagkilos ng isang disipulo ang ginawa ni Maria. Ang pag-upo sa paanan ng kanyang Panginoon at matamang pakikinig sa bawat salitang kanyang sinasambit ang siyang tradisyonal na posisyon ng tagasunod. Sa reaksyon ni Jesus, malinaw ang kiling. Higit na mahalaga ang maging mabuting tagasunod ni Kristo kaysa maging mabuti sa pagtanggap sa bisita. Samantalang bunsod ang pusong puno ng pananampalataya ang pagsunod kay Kristo, pakikiayon lang sa matandang kaugaliang Hudyo ang pag-aasikaso sa bisita. Mabuti na naman talaga ang ginawa ni Martha sa kanyang pagsisilbi sa Panginoon, pero mas malalim ang gutom ni Jesus sa mga pusong handang tumanggap sa Kanya at sa kalooban ng Ama. Pagsasagawa, marunong ka bang makinig nang mapuno ang puso mo ng pagkaing espiritual?